Bilang isang matalik na kaibigan ni Beyonce at Kababata. Ang una po is sa mga sumusuporta sa kay Beyonce, nagpapasalamat po ako kasi malaking tulong din po kayo sa kung ano ngayon si Beyonce, kung ano na ngayon yung naabot niya dahil din sa Kalingap. Siguro kung without Kalingap, without viewers, without fan of Edsy, without a fan of Kalingap is hindi maikilala si Beyonce. Kaya maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta kay Beyonce sa Team Kalingap. Siguro po sa mga bashers, hindi po nila nauunawaan yung pinagdadaan ni Beyonce. Nagbe-base lang sila sa personal appearance, action, like ganun. Pero huwag niyong husgahan yung mga Kalingap Angels, also Beyonce. Kasi hindi niyo naman kilala yung tao. Kasi may mga bagay na marami tayong kinuhusgahan pero hindi natin alam yung pinagmulan or ano yung pinagdaanan nila. So as a Kalingap team siguro, as a kuya ni Beyonce, ang may papayo ko lang is be mindful sa mga sinasabi nyo sa mga basher po. Be mindful po sa mga sinasabi nyo kasi possible po ito mag-cause sa depression and anxiety ng bata. Kasi bata po si Beyonce, so kailangan pong ingatan din yung mental, physical niya, spiritual, emotional. Yung mga kailangan yung ingatan. So, yun, maging careful lang po tayo sa mga sinasabi natin. Yun lang. Salamat mga Kalingap. Walang hapon po. Ito po si Patrick. Patrick, kamusta ka na? Yan. Kamusta is talaga. Pahirap sagutin. Pero mahirap talaga yung sagutin. Kamusta ka na? Yan. Kamusta pag-aaral mo? Sa pag-aaral, okay. Talagang andun po yung pagod, yung hirap. Kasi yung sakit sa ulo, yung pressure, depression. Halos ang tulog na lang po namin. Siguro para sa akin, ang tulog ko na lang ngayon ay 4 hours, 5 hours. Kasi matutulog kang nag-aaral, gigising ka nag-aaral na naman ulit. Ganun. Sabi, anong course mo pala? Nursing po, magkaklase kami nila Joy. Tsaka si Eden. And marami palang course niyo pang malupitan ano. Talagang study talaga ano. Aral po talaga. As in dapat ang i-google mong oras siguro sa pag-aaral is mga 12 hours na nag-aaral ka lagi. Higit pa dun. Ha? Kasi pag punta mo sa school, nag-aaral ka. Pagbalik mo sa bahay, nag-aaral ka. Ganun. Ano yan na nag-board ka rin? Ano po, may nagpatira sa akin. Si La Ma'am Jen, Jennifer ako niya. Pinatira po ako. Salamat sa buhay niya. At parang naawa din po sa akin at yun nga, unang-una sa tuition. Buti nga dun sa tuition is nag-apply pa akong scholar tapos nakuha man ako scholar. Kaya siguro babayaran ko na lang, hindi na grabbing masyado ang taas. Sila na magbabayad ng tuition namin. Ganun po. Ganda no? Kung ganun. Ano, umuwi ka sa inyo, ano, Lingguhan? Ano po? Ang halos po kasi ang aral ko, Sabado, Linggo, nag-aaral din ako niyan. Pagkatapos ko sa church, aral na naman. Ganun. Pero nadala mo pa ako sa family ko po. Napunta pa ako doon. Tapos bonding sa mga kapatid. Tapos balik naman sa pag-aaral. Kaya kailangan kasi kailangan i-pursuit talaga itong course na to kasi in demand po to sa ibang bansa. Unang-una in demand. Siyempre, mahalaga na din ha. May matapusan ka kaysa naman magtambay ka na lang. Kaya nga. Kaya kahit yung in-applyan kong scholars, return service, tiniko pa din po kasi wala akong magagawa. Hindi ko man to makukuha ang course na to kung hindi ako maaga-ano sa kanila. Kung hindi ako maaga-apply ng scholar. Siguro kung di man ako natanggap ng na scholar, siguro po is kung hindi ako natanggap na scholar, di ko man din ito iti-take, kahit gusto ko. Ano yung mga, siyempre, yan yung kinuha mong course, nursing. Ano yung mga struggle na naranasan niya? Struggle yung pagising sa umaga, no? Opo. Yung pagising mo sa umaga, halos natutulog pa ako 11, around 12. Tapos gigising ako ng 3 to 4. Gising na ako or 4, gising na ako. Hanggang mag-umaga na yun, nag-aaral. Sacrifice din talaga. Opo. Ingat na ingat. Ang isa pa dun sa mga nagiging din namin po is yung
pag-ingat na masyado sa dumi. Lalo na nagapubagang bago ang ano, ang climate change dito. Tanggal yung buto? Opo, natanggal. Na bago-bago pang climate change, kaya yung pong mga uniform namin na white, nagiging, actually ako lang po nito. Tapos, pag ano, pag maulan, yun, kami yung kalaban ng dumi. Kasi konting talsik lang, kita ka agad na. Opo, kita po agad. Si kulay puti. O ayan, mga kalingap, si Patrick po, isa mga nursing student. At isa din sa mga nakilala natin dito sa Kalingap. At si Patrick po ay isa sa mga sabihin natin mga napakasipag. So siya nga po pala, si Patrick ay siyempre may mga tumutulong din, mga sponsors na nagpapatid ng tulong sa kanya. May gusto ko mag-shoutout sa mga viewers o sa mga sponsors na matutulong sa iyo. Ito may pagkakataon para ma-shoutout sila. Siguro po ang una kong pasasalamatan is si Lord, kasi ginamit yung buong Kalingap tsaka mga sponsor po also. Yun po, yung una kong pinapasalamat si Lord na may mga ginamit yung tao. Siyempre ang buong Kalingap ay sila Kuya Rob. Then pangatlo po yung mga viewers, kasi without viewers boys, hindi naman makakarating sa kanila yung mga video natin na kung saan na kailangan namin ng tulong, kung saan kami nahihirapan, lack of financial, lack of finance. Siyempre, salamat sa mga viewers na nakakatulong din sila dahil dun sa kinikita sa mga video ng pag-upload dun sa YouTube. Is malaking tulong na po yun. Then siyempre, pinasasalamatan ko din yung ayun, may nagpapabot sa akin ng tulong, ganun. Yung mga nagpapabot ng tulong. At siyempre sa buong Kalingap. Kaya, yun, maraming salamat po siyempre sa Team Edsy, yun, sa Team Edsy, Team Rara, Team Cedros, Jom Carl, and also sa lahat po ng love team na mabubuo pa, na kung saan malaking tulong po sa aming mga scholar, sa mga ginagabay ni Kuya Rob, and also sa ano po, sa buong scholar ng Kalingap. Naalala mo yung vlog natin dati? Opo. And kumusta nga pala? Kumusta ang pagkakaibigan niyo ni Bansay? Nakikita pa kayo? So far po, nagka-chat. Kinakamusta ko po nga na sabi guys, minsan is magpa-check up siya dahil yung po ba minsan nabaga naubo siya. Yun yung isa sa napansin po nung ni Ma'am Lolita Pagaling, taga Australia po yun. Yun po yung isa sa napansin niya na na inuubo nga dito si Bansay. Yung naubo siya. So, wag daw yung ipawalang bahala kasi possible daw na sakit na yun or possible na may sakit si Bansay. Kaya mas maganda magpa-check up na ng maaga. Turuan mo kasi nursing ka baga? Po? Nursing ka baga? Turuan mo mga gamot? So far, may mga tinuturo sa inyo yun, mga gamot? So far po, ang pinag-aaralan pa lang po namin is nasa buto pa lang kami. Buto? Sa mga part ng katawan. So, bali pagka second year college or fourth year, doon na po kami mag-a-assist ng patient, magtuturok sa patient, alamin kung ano ang kailangan ng patient, ganun. Pero so far po, alam na po namin yung mga first aid na kung saan nakakatulong na kami. Kaya na namin mabigyan ng first aid yung patient based on my knowledge dun sa binigay sa amin or naituro. Sa tingin ko naman talagang yung kinuha mong course kayo, malalagpasan mo yan based sa mga salita mo at sa estado ng kung paano ka mag voice out. Si kuwan ka naman eh, parang straight to the kuwan ka naman, knowledge o parang talagang yung course mo ay naayon naman sa iyo, nakikita ko naman. So kumusta naman yung kuwan, yung mga unang buwan sa eskulahan? Siguro po ngayon, nagsimula po kasi kami nila Joy tsaka ni Eden na pumasok noong July 22. So bali ngayon is mag-iisang buwan na kami. Tapos bukas is exam na namin. So ngayon wala nang tulugan to. Wala nang tulugan? Wala nang tulugan. Hindi na ako matutulog. Ano yan? Kasi magre-review na review? Po. Review? Review na. Oo, ang daming re-review eh. Mga major po kasi ang kinakatakutan namin. Grabe ano? Kaya tuwan-tuwa man ako na nakikita ko sila Gina. Grabe yung review nila. Nag-group study po sila, tapos ako man, mas prepared ko yung mag-isa lang na nagre-review.
Ganun. Mas prepared ko yun. Bilang isang student, ano? Siyempre marami kang struggle sa siyempre pag-aaral. Ano yung may papayo mo sa mga katulad mo na nursing student? Ano yung siyempre may papayo mo na rin sa sarili mo, sa mga kasama mo? Siguro po is unang-una may papayo ko muna sa iba, sa mga upcoming ano nursing student din, is kung ano yung gusto nila, kung ano yung nasa puso nila na gusto nilang course, i-pursue nila. Kasi once na pinili nila yung course nila dahil in demand or anything na masasabi nila na wala silang pambayad sa mga laking course, mas i-pursue nila yung course na gusto talaga nila. Kasi maraming professional na nagsabi sa akin na huwag mong piliin yung course na nakabase lang sa kita. Piliin mo yung gusto mong course talaga, kung saan naka-align yung skills mo, yung kung paano ka, yung professionalism mo. Kasi once na ano po, na hindi mo yun in-align, magsisisi ka daw in the future. Kasi nga, di mo na-enjoy yung ginagawa mo. Like ganun. Kaya ang may papayo ko, kunin nyo yung course na gusto nyo, yung naka-align sa skills nyo, at yung talagang mamahalin yung course. Then yun, may papayo ko naman sa sarili ko. Ano? Ano mo mapayo ko? Siguro mapayo ko sa sarili ko is mag-aral ka mabuti, huwag kang susuko, magpakatatag ka, even though na maraming problema, lack of financial, yan, family problem, emotional depression, eh grabe, grabe na naranasan ko. So, para sa akin lang naman to. So, siguro is hindi pa ako marunong mag-handle ng mga simple situation. Kaya, yun yung gusto kong maipapayo ko. Tsaka syempre, focus kay Lord. Yun, tama. Focus ka sa will ni Lord. Yun. Bilang isang matalik na kaibigan ni Bian si Ate Mabata, siyempre bihira kayo magkita or minsan lang kayo nag-chat kasi busy sa mga pag-aaral. Yun, mapapanood ni Bian si Ate. Ano yung may papayo mo sa kanya bilang isang kaibigan at siyempre ikaw din na kay Scott sa kanya? Siguro, bilang kuya na lang. Yun, kung may naramdaman din siya, unang-una dun sa naramdaman niya, kasi nga nabanggit ko po kanina, na parang may napansin yung isang ano viewers si Ma'am Loli. So ako din parang kinabahan din doon, na parang inisip ko oh nga magpa-check up si Beyonce, magpa-check up siya kasi di natin alam kung yung may nararamdaman na ba siyang hindi maganda o hindi maayos. Baka kailangan niya din magpa-check up kasi syempre maraming busy na din siya sa pag-aaral, yan sa pagbablogs din. Syempre mga basher pa diyan. Syempre mga possible yan na disadvantage na may nangyayari sa katawan niya. So magpa-check up siya. Then after yun, pagkatapos niya magpa-check up, siyempre mag-focus siya masyado sa pag-aaral. Huwag niyang pabayaan ng pag-aaral kasi ang pag-aaral is isa yun sa magiging way para ma-achieve niya or makuha niya yung pangarap niya. Achieve niya your goal. Sa mga solid na sumusuporta ka, Piyansi, ayun ano yung message sumusunod sa kanila? Yun, unang-una po is sa mga sumusuporta sa kay Beyonce, nagpapasalamat po ako kasi malaking tulong din po kayo sa kung ano ngayon si Beyonce, kung ano na ngayon yung naabot niya dahil din sa Kalingap. Siguro, kung without Kalingap, without viewers, without fan of Edsy, without a fan of Kalingap, is hindi may kilala si Beyonce. Kaya maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta kay Beyonce, sa Team Kalingap. Yun, one family. Kaling up, one family. Yan. Sa mga bashers, may mga bashers si Ibian, si ano yung pwede mong may payo sa kanila? Kasi alam naman natin si Ibian si napakabait. Bakit nagkakaroon pa ng basher, ba? So, siguro po, sa mga basher is hindi po nila nauunawaan yung ano, yung kung ano pinagdadaan ni Ibian si. Nagbe-base lang sila sa personal appearance, action, like ganun. Pero wag niyong husgahan yung mga Kalingap Angels, also Beyonce. Kasi hindi niyo naman kilala yung tao. Kasi may mga bagay na marami tayong kinuhusgahan pero hindi natin alam yung pinagmulan or ano yung pinagdaanan nila. So as a Kalingap team siguro, as a kuya ni Beyonce, ang may papayo ko lang is be mindful sa mga sinasabi niyo. Sa mga basher po, di mindful po sa mga sinasabi nyo kasi possible po ito mag-cause depression
and anxiety ng bata. Kasi bata po si Beyonce, so kailangan pong ingatan din yung mental, physical niya, spiritual, emotional. Yung mga kailangan yung ingatan. So, yun, maging careful lang po tayo sa mga sinasabi natin. Yun lang. Yun, alam mo, yung mga panalita mo talagang sagat at ang buto. So, sana maraming matawang mga basher kasi ngayon may mga nagsusulputan naman. Napaka-sensitive nila. So, tama yung mga sinabi mo. Patrick, thank you so much sa pagpapaunlak mo. So, mayroon nga pala akong ibigay sa iyo. Galing kay Ma'am Lovely Ras. Ma'am Lovely Ras? Yan. Pang combo daw, pang uniform? Ayun po. Yan. Nasyado ko na si Ma'am Lovely Ras. Hello Ma'am Lovely Ras. Salamat po masyado sa tulong niyo. Although may uniform ako, kaso kailangan po kasi ng extra pa. Lalo na natanggal na din ang buto. Ay, butonis. Yan. Kaya salamat po sa tulong niyo. Yan. May nagpakabot siya ng pera sa'yo. Nagpakabot siya ng 2,100. Oh. So wait lang. Salamat. Si Bibigyan din ko. Patrick, ito para sa dagdag mo dyan. Salamat po. Yan, galing ngayon kay Ma'am Lovely Ras, yung 2,100. Thank you so much po, Ma'am Lovely Ras. Salamat, Ma'am Lovely. At yung 500 ay pandagdag mo na rin yan, siyempre. Salamat, Kuya. So ano yung masasabi mo kay Ma'am Lovely Ras? Kasi isa sa mga sumusubaybay sa'yo at tumutulong sa'yo. So ano, hello po Ma'am Lovely, good afternoon po. Siyempre afternoon ko po natanggap to. So, po, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa buhay nyo. Dahil nagkaroon po ako ng 2,100 na kung saan po magagamit ko po sa pambili ng extra ko pang uniform. And also sa pamasahe ko po sa pang-araw-araw ko din. Then, ano po, asahan nyo po na itong 2,100 ay magagamit ko po sa pag-aaral ko. At siyempre may kabuluhan po ang paggagamitan ko nito. Then siyempre, kay Starrox, salamat po kuya sa 500. Malaking tulong po ito. Shoutout ko lang po ang family ko. Mahal ko kayo. Tapos siyempre, sa nagpapatira po sa akin, yun. Salamat po Ma'am Jennifer Acuña. Kuya Al, salamat po sa buhay nyo. Salamat po sa pagpapatuloy po sa akin. Pero hindi man po kasi ako pasaway kaya. Hindi ako pinakapali. Salamat po masyado. Salamat po sa lahat. Yun, thank you so much, Patrick. Yan mga kalingap, salamat po. Thank you po, Salamat, Kuya. Ingat ka palagi. Salamat po. At good luck sa karir mo, sa pag-aaral mo, sa Abay pagiging future nursing mo. Yes. Siyempre. At malayo ba lang araw, kaya dyan kami sa'yo magpa-check. Ay, kami na mag-check up sa inyo. For sure. Salamat po, salamat. Salamat po, Kuya. Bye po, salamat. So, ayun mga kalingaw, maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa panood po sa vlog ko ito kay Patrick. Sana po ay share po mga kalingaw para mas marami pong makapanood. Ma'am Lovely Ras, maraming salamat po. Shoutout po sa mga sponsors po natin dyan. Edo Busy Best Friend, shoutout po. Ma'am Lily Giorgio, shoutout po. Ma'am Lily Oray Paulo, Ma'am Joyce Ramos Manuel, Yun Lee, shoutout po. Mami Jun, thank you so much po. At sa lahat po ng iba, maraming salamat po. God bless po. And this is Tabi po. Maraming salamat. Bye-bye.